click natin yung play. At mga kaibigan, nandyan na po. Boom! Hello mga kaibigan, magandang araw po. Ian na Hermoso po ito. Ngayon po dito sa ating video tutorial ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo gumawa ng Rush ID. Ituturo ko po sa inyo ang technique sa Photoshop kung paano po mabilis makagawa ng 1x1 at 2x2 gamit ang ating Photoshop. Okay mga kaibigan, nandito na tayo sa ating computer at umpisahan na po natin ang tutorial. Siyempre magbukas po tayo ng ating Photoshop. Ayan. Habang nagbubukas po yung Photoshop natin, eh, please mga kaibigan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ina-upload kong videos, vlogs at tutorial dito sa aking YouTube channel. Okay. Umpisahan na natin. Siyempre, maghanap tayo ng ating picture na gagamitin sa ating tutorial. File, open. Tapos nag-ready na po ako ng picture na yan. Ito po, nasa downloads. Open po natin. At naka-white background na po yan mga kaibigan. White background na po itong ating picture. At kung paano naman po makapag-white background ng napakabilis na paraan, 5 seconds lang, eh may tutorial na po ako diyan at ilalagay ko po yung link dyan sa ating description. Okay, ito po yung ating picture. Kailangan po natin siyang i-crop. I-crop po natin siya ng 2x2. Ayan, lalagay nyo lang po yung dito sa taas, 2, dito sa width at saka sa height ng 2. Tapos dito sa resolution, lagyan nyo po ng 300 para po malinaw. Okay, kakarap na natin siya. Ayan. Tapos, double click lang natin para mag-save. Ayan. Ngayon pong meron na tayong 2x2. Guys, one click lang to ha. Meron ka ng set na 2x2 at 1x1. Pagka po naigawa nyo na ito, isang beses nyo lang po ito gagawin. Sa una lang. Pag nagawa nyo na po ito, abay sa next time po, isang pindot na lang. Meron na kayong package ng 2x2 or 1x1. Depende po kung anong ginawa nyo. Okay. Ngayon po, meron tayong 2x2. Ay mag-record naman po tayo dito sa ating Photoshop. Okay? Para window para makagawa tayo sa ating Photoshop action, i-click natin tong action. Yan, action. Or kung sa shortcut naman po, pwede pong Alt plus F9. Okay, click po natin yan. Ngayon mga kaibigan, gumawa tayo ng ating i-re-record dito sa ating Photoshop. Create new set. Set po tayo ay, kunwari po 2x2. 2x2 package. Ayan, tapos i-okay po natin. Ngayon mga kaibigan, pag nakagawa na po kayo niyan, i-click nyo naman po itong ating create new action. Pag kinlik po natin to, yan po yung lalabas. At ilagay naman po natin dito sa name yung ating 2x2. Click po ang ilagay natin kasi yan po yung palatandaan na yan po yung i-click natin mamaya. Pagka po nagawa na po natin yon. I-click na po natin yung record at pag nag-record po ganyan, makikita nyo kulay pula na to, oh. Nagre-record na po yung ating Photoshop. Lahat po ng gagawin natin sa kanya ay magre-record po. Okay, habang nagre-record siya, igawin na po natin para po recorded na lahat. I-click po natin itong tool na ito, yung rectangular. Click po natin yan, tapos i-select po natin yung ating picture na kinrap ng 2x2. Tapos right-click po natin at click natin yung stroke. Ayan, kulay black po para po, ito pong paraan na ito ay para po makita natin kung saan po natin ikakat yung ating mga picture pag tapos na po natin i-print. Okay, pag nalagyan na po natin yung stroke na yan, Control A po natin, select all natin, Control A, tapos Control C, copy po natin yung picture na yan. Ngayon, pag copy na po natin, magbukas tayo ng bago, file new, at ilagay po natin, magawa po tayo ng blank page na kasize po ng ating A4. Ang size po ng A4 ay 8.27, ang height po ay 11.69, tapos yung resolution 300 din po katulad po ng pagka-crop natin. I-okay po natin. Tapos ngayon mga kaibigan ay i-paste na natin yung kinapi natin na picture. Paste. Ayan. Tapos i-gamitin natin itong move tool at iayos natin sa kanyang posisyon. I-okay po natin yung picture na yan at magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pag-click po ng Alt. Hold nyo po yung Alt, tapos i-drag nyo po yung ating picture at iayos sa kanyang posisyon. Ayan, meron na tayong 4 na 2x2. Pagka-na-paste nyo po nyan, mga kaibigan, i-click nyo po itong layer. Tapos flatten image po natin para sama-sama na po siya. Para in case na kailangan nyo po mag-adjust ng brightness, sama-sama po sila, mababago po yung kulay.
Okay, tapos ngayon mga kaibigan, i-stop na po natin yung ating recording. Okay? Pag nai-stop po natin mga kaibigan, ay i-close natin at para masubukan naman po natin kung gumagana po yung ating ginawa. I-close na po natin to. Close. Tapos, mga kaibigan, ito po yung ating picture. I-close din natin para makagawa tayo ng bago. Close natin. Tapos, open tayo para maipakita natin na gumagana po siya. Open natin yung ating picture. Yan. Yan po yung hindi pa natin na-edit, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, ay i-crop naman po natin siya. Crop. Letter C po yung shortcut po ng crop. Crop po natin ang 2x2. Naka-set na po sa 2x2 yung ating crop tool kanina, diba? Double click lang po natin. Ayan. Tapos mga kaibigan, napakabilis lang po yan. Kasi pag nagawa nyo na po yan, i-click nyo lang po yung action na ginawa natin. Dito sa action, i-click lang po natin yung ginawa natin yung... Eto po, yung 2x2 click yung ginawa natin kanina. Kung naaalala nyo po, i-click nyo lang po yan. Pag nag-highlight na, ay i-click nyo lang po itong play. Ayan. At intayin nyo lang mga kaibigan at magagawa na po siya ng 4 na 2x2. Agad-agad mga kaibigan, napakabilis, hindi po ba? Ngayon mga kaibigan, ipapaano naman kung ang paggawa po sa iyo ay kailangan ng 1x1? Di ganito naman po yun mga kaibigan. Gagawa po ulit tayo ng bagong set na may kasamang 1x1. Okay? So ngayon mga kaibigan, paano naman kung 1x1? Okay, di ba ang picture natin, nakrap po natin ng 2x2. Ayan, nakrap po natin siya ng 2x2. Okay, gagawa na po tayo ulit ng bagong action. Click po natin ulit ito. Yung ating new set, click, lagay natin ang 1x1 package. Okay, tapos i-okay po natin. Tapos katulad kanina, i-click po natin itong ating create new action. Tapos 1x1, lagay natin yun ang pangalan para hindi po tayo nalilito. 1x1 click. Okay, tapos i-record po natin. Ayan, recorded na siya. Ngayon mga kaibigan, itong ating picture na ito ay atin po uling i-copy. Control A, select all natin siya. Tapos Control C, copy. Tapos gawa tayo ulit ng bago, file new. Gawa ulit tayo ng ating 8.27, 11.69 yung size po ng ating photo paper. Tapos 300 yung resolution. Inches po yun ha. Inches dapat. Tapos yan. I-okay na natin. Tapos i-paste po natin yung ating kinapi na 2x2. Ngayon mga kaibigan ay 2x2 siya. Yung kailangan po natin ay 1x1. Hindi po ba? Okay. Ang gagawin natin dyan ay Control T tayo mga kaibigan. Control T. Tapos dito, Control T ay yung pagre-resize po natin. Yung 100% po na yan, palitan po natin ng 50. Palitan natin ng 50. Tapos, enter. Ayan, 1x1 na po yung size ng ating picture. Okay, meron na tayong 1x1. At i-layer, flatten image po ulit natin mga kaibigan. And then, stop recording. Ayan, may nakasave na po tayo ulit na pangalawang action. I-close na po natin mga kaibigan. Close. Tapos po, ito yung ating picture. Alisin din po natin muna ulit. Tapos file, open. Ito po yung picture na kunwaring nagpapagawa sa atin. Ayan, i-crop po natin mga kaibigan. I-crop natin siya ng 2x2. 2x2. Tapos double click natin. Double click. Tapos i-click natin itong ating ginawang 1x1 na action. Tapos click natin yung play. At mga kaibigan, nandyan na po. Boom! Meron na po tayong 8 1x1. Napakabilis, hindi po ba? Ganun lang po. Kung gusto nyo pong isama, magkasama sa package, edi ganun lang po yung gawin mo. Mag-record ka lang po ng inyo pong Photoshop action na magkasama ang 1x1 at saka ang ating 2x2. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana po meron po kayo natutunan dito sa aking munting tutorial. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po. God bless.